araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia, Kawikaan 12:22. Ganito po ang ating mababasa. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan, ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Napakaklaro po ng ating nabasa mga kababayan. Ayaw po ng Diyos, siya po ay nasusuklam sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Sa ating episode ngayon, mga kababayan, ay babalikan muna natin yung mga naging episode natin noon, ano? Yung episode 123 at episode 124, tinalakay po natin ang isang video mula po sa Rated K ni Miss Corina Sanchez. Yung unang episode natin pinalabas tungkol dito ay may pamagat na Rated Kalokohan Part 1. Ito po ay meron ng 323 likes as of recording, 2,400 views at ini-upload noong June 22, 2021. Samantala, yung part 2 naman ay merong 255 likes as of recording at 2,100 plus views at ini-upload po natin yan noong June 23, 2021 mga kapatid. At nagkaroon nga tayo ng flashback episode sa nasabing pagbubunyag tungkol po sa documentary na ito ng Rated K. Ito pong flashback episode, tatalakay natin ang naging dokumentaryo ng Rated K na paninira sa Iglesia Katolika na as of recording ay may 774 likes, 12,000 views at ini-upload natin noong May 24, 2022 mga kapatid. Ito pong isang Facebook page na Original Baptist Faith Defenders na sa kasalukuyan ay may mahigit 2,300 likes at 2,900 followers ay nag-comment po tungkol dito. At ito po yung post nila noong January 9, 2023. Ganito yung kanilang sinasabi, ano? Kailangan pa ba dapat tutulan ng Roman Catholic Church na si Emperor Constantine the Great nga noong 300 AD ang nagpaumpisa at nagbuo ng Catholic o Universal Church sa Roma na ayon sa Catechism of the Roman Catholic Church ay only foundation. At itong post na ito na may kakibat na video, as of recording ay may mahigit 36 reactions, 57 comments at 398 views mga kapatid. At yung nasa video ay nagngangalang si James Mark Orenciada, isa pong Baptist apologist. Tanong, ano ba ang mga pahayag ni James Mark Orenciada laban sa ating pag-expose sa Rated K ni Corina Sanchez na ating ginawa? Ito, panoorin natin yung kanyang mga pahayag. Hindi tanggap ng mga Roman Catholic members na sabihing si Constantine the Great ng emperor ng Roma noong mga taong 380 ang nagtatag ng simbahang Roman Catholic. Ayan, so sa kanyang pahayag na ito, so umbisa ng kanyang pahayag, ayon po sa kanya, hindi tanggap ng mga defensor katoliko na si Constantine ang nagtatag ng Roman Catholic Church, mga kapatid. Totoo naman yun, ano? Hindi naman talaga natin tanggap ang sinasabi ng iba na si Constantine ang nagtatag ng Roman Catholic Church dahil ito po isang kasinungalingan. Siyempre, kung kasinungalingan, hindi po dapat tanggapin yun, ano? Hindi naman kasi dapat tanggapin ang isang kasinungalingan. Ulitin lang natin, ano? Baka hindi niya alam, sino ba ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Si Constantine ba yun? Ayon nga sa payo ng Biblia, read the history books and see. Napakaklaro po ng ating nabasang ito sa Biblia. Kung susuriin mo yung mga aklat kasaysayan, ayan, nakikita nyo sa screen, hindi ko nababasahin yan, klaro-klaro naman sa mga referensyang ito, kahit sa Google, na ang ating Panginoong Hesukristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika at hinding-hinding-hindi si Constantine kagaya ng kanyang sinasabi. Ito po ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Ano yung katotohanan na hindi si Constantine ang nagtatag ng Iglesia Katolika at yan dapat ang dapat nating tanggapin mga kapatid. So ipagpapatuloy natin yung kanyang mga pahayag. Ito siya. Ito ay dahil nasabi sa isang programa ng Rated K sa pangunguna ni Corina Sanchez na ang simbahang Roman Catholic ay tanging itinatag
ni Constantine na isang hindi ganap na Kristiyano at hindi ang Panginoong Hesukristo. Ang sikretong yaman ng simbahang katoliko ay wala pa raw kung ikukumpara sa pinakamalaking lihim ng simbahang katoliko. Ang tunay daw na pagkatao ni Hesukristo. Daw si Kristo ay nagtayo at naging pundasyon ng simbahang katoliko. Pero sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo ng simbahan nito, samantalang ni hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine. Hindi matanggap ng simbahang Roman Katoliko ang pahayag nito ng rated K, kaya naman ito ay kanilang mahigpit na tinututulan. Ito ay isang video post na mula sa isang Roman Catholic YouTube channel ng Factbusters PH na may pamagat na flashback. Tatalakay natin ang naging dokumentaryo ng Rated K na paninira sa Iglesia Katolika. Basahin natin ang nilalaman sa kanilang sinasabi. Kung si Constantine ay ang nagdeklara ng Edict of Milan para maging malaya ng mga Kristiyano, ibig sabihin, hindi talaga siya ang nagpalaganap ng Kristiyanismo, kundi siya lang ang naging susi upang lumaganap ang Kristiyanismo sa buong Roman Empire. Pansinin ninyo na sinabi nila na siya lang ang naging susi upang lumaganap ang Kristiyanismo sa buong Roman Empire. Sa makatuwid, kung ganun pala, tanggap ng simbahang Roman Catholic na tanging si Constantine lang ang nagpalaganap na maging buo ang Kristiyanismo sa Roma. Sa makatuwid, kaya nagkaroon ng Catholic Church sa Roma ay dahil lang kay Constantine. Kaya sa conclusion, uuwi pa rin na siya ang nagbuo at nagpasimula ng Catholic Church sa buong Roma. Hindi nga ang Panginoong Hesukristo. Ah, okay. Sige. Tignan natin at napansin ninyo ah. Siya po ay nag-critic kagad ano, doon sa ating naging video. Sinabi daw kasi sa Rated K na ang nagtatag ng Roman Catholic Church ay si Constantine. Ulitin nga natin yung video. Sige nga. Ito ay isang video post na mula sa isang Roman Catholic YouTube channel ng Factbusters PH na may pamagat na flashback. Tatalakay natin ang naging dokumentaryo ng Rated K na paninira sa Iglesia Katolika. Basahin natin ang nilalaman sa kanilang sinasabi. Kung si Constantine ay ang nagdeklara ng Edict of Milan para maging malaya ng mga Kristiyano, ibig sabihin, hindi talaga siya ang nagpalaganap ng Kristiyanismo, kundi siya lang ang naging susi upang lumaganap ang Kristiyanismo sa buong Roman Empire. Pansinin ninyo na sinabi nila na siya lang ang naging susi upang lumaganap ang Kristiyanismo sa buong Roman Empire. Sa makatuwid, kung doon pala, tanggap ng simbahang Roman Catholic na tanging si Constantine lang ang nagpalaganap na maging buo ang Kristiyanismo sa Roma. Sa makatuwid, kaya nagkaroon ng Catholic Church sa Roma ay dahil lang kay Constantine. Kaya sa konklusyon, uuwi pa rin na siya ang nagbuo at nagpasimula ng Catholic Church sa buong Roma. Hindi nga ang Panginoong Hesukristo. Oh, ayan. Eh, sabi niya, sinabi daw sa Rated K na ang nagtatag ng Roman Catholic Church ay si Constantine. Eh, tandaan po natin, ano? Balikan nga natin yung video ng Rated K na kanyang ipinakita. Eh, pakibalik nga. Daw si Kristo ay nagtayo at naging pundasyon ng simbahang katoliko. Pero sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristiyanismo ng simbahan nito. Pero sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristiyanismo ng simbahan nito. Pero sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristiyanismo ng simbahan nito. Ayan, napakaliwanag po. Yung sinasabi, tanging si Constantine ang Romanong emperador na siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristiyanismo. O, di ba? Di naman yung simbahang ito, yung kanyang ginawa, nilagyan ng parenthesis, Roman Catholic Church. Grabe naman ito, napaka-conclusive naman. Eh, di naman yan direct ang sinabi na si Constantine yung nagtatag ng Iglesia Katolika. Eh, ayon po sa kanya, inamin daw ni Cabornoc
na si Constantine ang natatag ng Iglesia Katolika dahil siya ang naging susi ng paglaganap nito. Ayon sa kanya, yung kanyang pag-isip, yun kasi, no? Ayan, nakikita niyo sa screen, yung kanyang patunay, yung isang portion ng ating video, mga kapatid, doon sa flashback episode na ating ginawa, no? Eh sabi dito, kung si Constantine ay ang nagdeklara ng Edict of Milan para maging malaya ang mga Kristiyano, ibig sabihin, hindi talaga siya ang nagpalaganap ng Kristyanismo, kundi siya lang ang naging susi upang lumaganap ang Kristyanismo sa buong Roman Empire. Eh, ang tanong, tama ba ang pagkakaunawa niya na inamin daw natin na si Emperor Constantine ang nagtatag ng Iglesia Katolika mula sa ating naging pahayag na ito? Eh, ano ba yung pahayag kasi at paliwanag natin? Kaya ito yung ating sinabi. Panoorin nyo muna ulit, ano? Daw si Kristo ay nagtayo at naging pundasyon ng simbahang Katoliko. Pero sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo ng simbahan nito. Samantalang ni hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine. Imagine a non-Christian defining faith of the Christian. Yun ang malaking hindi alam ng maraming Kristiyano. Dahil binyagan siya noong mamamatay na siya many years after. Aba, grabe ha. Umpisa pa lang yan, mga kababayan. Hetong sinabi ni Corina Sanchez sa kanyang programa. Ito ha. Sabi niya, si Emperor Constantine, sabi niya Constantine, hindi po Constantine. Constantine, o si Emperor Constantine daw, ang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo. Samantalang hindi naman ganap na Kristiyano, si Constantine, at sumabat pa itong kanyang in-interview ni Corina Sanchez, sabi niya, si Emperor Constantine ay nabinyagan bilang Kristiyano bago siya mamatay. Aba, tanong, totoo ba itong sinasabi ito ng The Truth Prevail daw, na pinapangalat ng ibang sektang pangreliyon na propaganda laban sa Iglesia Katolika? Sige, tignan natin. Susuriin natin mag-iigi, ano? Si Emperor Constantine ba ay nabinyagan bilang Kristiyano bago siya mamatay? Yan muna yung sasagutin natin, ano? Babasahin natin ang isang aklat. Ito pong A Concise History of the World na isinulat ni J.M. Roberts na isinulat noong 1993. Babasahin natin sa pahina 164. Ito po siya. Finally, though, he never formally disavowed the old religions and cults. He declared himself a Christian. O yung he na tinutukoy, si Constantine po. Like many other early Christians, Constantine was not baptized until he was on his deathbed. Yan, klaro po, mga kababayan. Ibig sabihin, totoo, ano? Itong si Emperor Constantine ay nabinyagan bilang Kristiyano bago siya mamatay. Tama po yun, ano? Tama yun. Ngayon, sa paningin ba ng Iglesia Katolika, si Constantine ba ay isang Kristiyanong Katoliko bago ba siya nabinyagan? E tandaan natin, ang pagkabinyag po kay Constantine, mga kapatid, ay nangyari bago siya mamatay o in his deathbed. Ano? So, ibig sabihin ba, before siya bininyagan, hindi ba siya Kristiyanong Katoliko technically? Babasahin natin, mga kapatid, ang nakasulat sa Catechism of the Catholic Church, 2nd edition. Tatanungin natin ang simbahan kung siya ba ay isang katolikong Kristiyano before siya bininyagan. Ano pang pahayag ng simbahan? Ganito ang ating mababasa sa imprimipotes ni Joseph Cardinal Ratzinger o mas kilala bilang si Pope Benedict XVI na Catechism of the Catholic Church, 2nd edition, page 322, paragraph 1267, ganito ang nakasulat. Baptism makes us members of the body of Christ. Therefore, we are members one of another. Baptism incorporates us into the church. For the baptismal fonts is born the one people of God of the new covenant, which transcends all the natural or human limits of nations, cultures, races, and sexes. For by one spirit, we were all baptized in one body. Ibig sabihin, technically speaking, ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1267, para makapasok sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, you need to be baptized. Klaro po. Kaya, si Constantine po ay hindi paganap na Kristiyanong Katoliko bago pa siya nabinyagan. Ibig sabihin, sinabi nito ni Ma'am Corina Sanchez na
itong pahayag niya, samantalang hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine. Tama po yun, ano? May tama po yun ngayon. May tama po itong sinabi ni Miss Corina Sanchez. Okay, so punta naman tayo sa unang parte na kanyang sinabi. Si Emperor Constantine daw ang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo. Totoo ba ang pahayag na ito? Ha? Ang tanong, si Emperor Constantine ba ang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo? Tingnan natin, suriin natin, mga kapatid. Babasahin naman natin isang aklat po, Contents Pictured Encyclopedia. Ganito pong ating mababasa sa 1992 edition sa Volume 2. Sa pahina 870, ganito po ang nakasulat. Constantine's mother Helena had long been a Christian, so the emperor may have been favorably inclined towards Christianity before this victory. Sandali, sandali ha. Okay, sabi dito, ulitin ko lang. Constantine's mother Helena had long been a Christian, so the emperor may have been favorably inclined towards Christianity before this victory. Ibig sabihin, mga kababayan, si Helena po ay ganap na Kristiyano. So, tanong, kung ang nanay ni Constantine ay si Helena na isang Kristiyano na, ibig sabihin, si Constantine ay hindi ang nagbuo ng Kristiyanismo. Mali po yun. Ibig sabihin, si Helena, kasi dati na siya Kristiyano, nanay ni Constantine na si Helena, Kristiyano na siya dati pa, ibig sabihin, hindi po si Constantine yung nagbuo ng Kristiyanismo. Mali po yun. Ipagpapatuloy natin ang pagbasa, no? Ito po. Next year, 1313, his famous Edict of Milan gave the Christians the right to practice their religion openly, thus placing them on an equality with the pagans. O, klarong-laro, ibig sabihin, dati na may pagan at may Kristiyano. So, para may equality, kasi dati po, yung mga Kristiyano ay pinipersecute ng mga paganong Romano, ano? Pinapakain sa leon, etc. So, nung dumating si Constantine, ay napa-unite at naging equal po ang pagtingin sa mga Kristiyano at sa mga pagano base po sa Edict of Milan. Ayan. So, yan pong nakasulat. Ipagpapatuloy natin ang pagbasa. He built Christian churches and he placed the great imperial post at the service of the bishops to such an extent that the people complained that so many bishops traveling free of charge demoralized the service. Ibig sabihin, itong si Constantine ay nagtayo ng mga Christian churches. O, alimbawa, ito pong St. John Lateran Basilica. Yan po yung example. At ito pong Church of the Holy Sepulchre na nasa, ano po, nasa Roma. So, yan po yung mga halimbawa ng itinayo ni Constantine. At sa dulo, meron pong nakasulat na ganito. And before his death, he himself professed the Christian faith and received baptism. So, yan po yung diniscuss natin kanina. Sa deathbed po, before siya namatay, si Constantine ay tinanggap po niya na siya ay Kristiyano. Mga kababayan, kung ewan ko kung napapansin ninyo, kung si Constantine ay ang nagdeklara ng Edict of Milan para maging malaya ang mga Kristiyano, ibig sabihin hindi talaga siya ang nagpalaganap ng Kristiyanismo, kundi siya lang ang naging susi upang lumaganap ang Kristiyanismo sa buong Roman Empire. Hindi po siya talaga yung nagpalaganap. Mali po, siya lang yung susi. Kasi sa pamamagitan ng Edict of Milan, yan po yung susi para lumaganap ang Kristiyanismo sa buong Roman Empire. Kaya sa sinasabi nito ng rated kay episode, nako ah, na si Emperor Constantine daw ang nagbuo, eh mali na po yun, hindi po nagbuo si Constantine. At nagpalaganap, mali din yun. Kaya, busted yan! Nako, maling. Oh, diba? So, yun pala yung ating naging pahayag. O, ganito po yun, mga kapatid, ano? Bibigyan ko lang ito ng pansin, mga kapatid, ano? Logic yung gagamitin, logic, ano? Parang ganito yun, mga kapatid, ano? Sige. Bawal sa isang siyudad sa Pilipinas na magtayo ng Bible Baptist Church at gustong magtayo ni James sa siyudad na yun. Para makapagtayo ng Bible Baptist Church si James, kailangan niyang humingi ng permiso sa mayor. Binigyan ka ng permiso ng Mayor James ng siyudad. Pagkatapos niyong mag-usap, eh siyempre, hingi ka ng permiso sa Mayor at binigyan ka ng permiso. So, at dahil dyan, makapangaral ka na bilang manangaral ng Bible Baptist Church sa siyudad na iyan. Eh, di ba, base sa ating senaryo, kagaya rin yan ng nangyari sa panahong ni Constantine, ano? Si Constantine yung nagbigay ng permiso sa mga Kristiyano para ipalaganap ang Kristiyanismo.
Pero kung si Mayor ang susi para makapangaral si James sa syudad, ibig bang sabihin ito ang mayor na rin ang founder ng Bible Baptist Church? Nako ah, Mr. James na ito, palpak ito sa logic eh. Kaya ganun din ito, itong nangyari kay Constantine. Hindi po si Constantine ang nagtatang ng Iglesia Katolika, kundi si Constantine ang nagbigay ng permiso sa pamamagitan ng Edict of Milan para maging malaya ang mga Kristiyano. Kasi ngayon Kristyanismo, eksistido na ang Iglesia Katolika na siyang Kristyanismo sa panahon na yon. Nako, ito talagang si James na ito, palpak. Ano, walang logic ito. Eh sa sinasabing ito ni James Mark Orenciada na ito, palpak talaga, walang logic yung kanyang mga sinasabi. Kaya, busted! Yan! Palpak! Nako, palpak talaga. So ipagpapatuloy naman natin yung kanyang mga payan. Sige nga, panoorin nga natin siya. Sa kanilang libro na may pamagat na A Catholic Guide to the Bible, makikita natin dito sa page 18 ang ganitong mababasa. Periodic persecutions by Roman authorities continued, but the church flourished. By the year AD 100, there were 300,000 to 500,000 believers. In AD 313, when Christians numbered several million, the Roman Emperor Constantine issued the Decree of Milan, granting religious tolerance to the church. Christianity had become a Catholic universal church as Christ had intended. So mapapansin ho niyo dito, kaya nagkaroon ng Catholic Church dahil sa Edict of Milan doon sa Roma. Sa makatuwid, ang nagtatag ng Catholic Church doon sa Rome ay si Constantine sa kanyang Edict of Milan. Kaya siya ang nagpaumpisa na ang Roma ay magkaroon ng Catholic Church, hindi si Kristo. Aba, grabe naman yan ha. Ayon po kay James Mark Orenciada, isang aklat ang nagsasabing dahil sa Edict of Milan ni Constantine, kaya may Catholic Church. Kaya ang nagtatag ng Catholic Church daw ay si Constantine. Eh ang tanong, totoo ba ito mga kapatid o kathang isip lang ito? Eh binasa niya yung aklat, ayan nakikita ninyo. Itong sinasabi ng aklat kasi, si Emperor Constantine daw na nag-issue ng Decree of Milan, siya daw ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Okay, babasahin natin ha. Ito po yung aklat, ano? The A Catholic Guide to the Bible ni Father Oscar Lukfar. Ganito po ang ating mababasa. Ito pong nasabing aklat ay may imprimipotes ni James Shee at imprimatur ni Monsignor Maurice Byrne. 1992 edition ang ating babasahin. Sa page 21, yung ating kopya, ganito po ang mababasa. In 313, when Christians numbered several million, the Roman Emperor Constantine issued the Decree of Milan, granting religious tolerance to the church. Christianity had become a Catholic universal church. Yan po ang kanyang binasa. At dito sa kanyang binasa, kasi merong quote-unquote Catholic dito, no? So Christianity had become a Catholic or universal church. Eh ang tanong, dito po sa sentence na ito, pangalan ba ng iglesia ang sinasabing Catholic na isang bagong relihiyon daw ayon kay James, yung tinutukoy dito, o ito yung karakteristik ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, na sa mga huling panahon, itong church na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay aabutin yung buong mundo? Eh babasahin natin. So ito po yung binasa ni James, mga kapatid. Itataas lang natin. Ganito po ang ating mababasa. Those who succeeded Peter as Bishop of Rome were seen to possess the same authority Peter had received from Jesus. They were first among bishops as Peter had been first among the apostles. Periodic persecutions by Roman authorities continued, but the church flourished. By the year 100, there were 300,000 to 500,000 believers. O, klarong-klaro po yan. Ibig sabihin, eksistido na pala talaga ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang Iglesia Katolika bago pa man nabuhay si Constantine base po sa aklat. Ibig sabihin, ang tinutukoy pala ng
Christianity had become a Catholic Church as Christ had intended, ay ang paglaganap ng iglesia na itinayo ng ating Panginoon Jesucristo sa buong mundo na tinatawag na Catholic. Kaya sa sinasabing ito ni James na ito, palpa kaya? Busted! Yan! Mali! Nako, mali po yan. O sige, ipagpatuloy natin yung kanilang paninira. Baka sasabihin ng mga Roman Catholic members na hindi naman yun pundasyon yung ginawa ni Constantine, pagpapalaganap lang yung ginawa niya. Basahin natin ang kanilang aklat mismo. Sa kanilang libro na may pamagat na The Catechism of the Roman Catholic Church, ay mababasa po natin ang ganitong nakalagay sa Catechism number 834 sa page 240. Itong nakalagay. Particular churches are fully Catholic through their communion with one of them, the Church of Rome, which presides in charity. For with this church, by reason of its preeminence, the whole church that is the faithful everywhere must necessarily be in accord. Indeed, from the incarnate words descend to us, all Christian churches everywhere have held and hold the great church that is here at Rome to be their only basis and foundation since, according to the Savior's promise, the gates of hell have never prevailed against her. Kaya malino na malino na sila-sila na mismo ang umaamin na tanging si Constantine lang ang nagpalaganap nang maging buo ang Kristyanismo sa Roma, sa Makatuwid, dahil sa kanya nagkaroon ng universal or Catholic doon sa Roma. At mismong kanilang katekismo inamin na ito ay pundasyon lamang nila or only foundation. Kaya, ba't pa nila kailangan pa ang pamalian ng rated K? Nasa kanilang mga sources na mismo ang sagot na si Constantine nga ang tanging nagtatag ng Roman Catholic Church. Aba, grabe naman yan ah. Ayon po sa kanya, ayon po sa Catechism of the Catholic Church, ang foundation daw ng Iglesia Katolika ay ang nasa Roma. At dahil dito, si Constantine ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Eh ang tanong, totoo ba ito mga kapatid? Eh yung binatayan niya, itong paragraph 834 at specifically sa phrase na the great church that is here at Rome to be their only basis and foundation. Ang tanong, tama ba ang unawa niya dito? Silipin natin, balikan natin yung paragraph na kanyang binatayan. Sabi dito, particular churches are fully Catholic through their communion with one of them, the Church of Rome. Oh, ibig sabihin, may binabanggit na particular churches. Yung particular churches, Catholic po sila kung sila ay communion with one of them, yun yung Church of Rome. Baka magtataka kayo, ano bang ibig sabihin ng isang particular church? Babasahin natin sa paragraph 833, ganito po ang ating mababasa. The phrase particular church, which is first of all the diocese or eparchy, refers to a community of the Christian faithful in communion of faith and sacraments with their bishop ordained in apostolic succession. These particular churches are constituted after the model of the universal church. It is in this and formed out of them that the one and unique Catholic Church exists. Klarong-klaro dito mga kababayan. Ang particular churches pala na binabanggit sa paragraph 834 ay mga lokal na simbahan ng Iglesia Katolika. Katunayan, sa Pilipinas, meron po tayong 16 na mga archdioceses, may 62 dioceses, at may 7 apostolic vicariates. At mayroon tayong isang military ordinariate. At yan, nakikita nyo sa screen, yan po sila, no? Diocese of Bacolod, meron tayong sa Buwak, Diocese of Butuan, meron din sa Iligan, at napakadami pa mga kababayan. Yan po yung tinatawag na particular churches. Ang problema kay James na ito, hindi naman siya katoliko, panay siya interpret sa nakasulat sa isang aklat katoliko. Tanong, dito naman sa phrase na kanyang ginamit, tingnan ninyo ano, all Christian churches everywhere have held and hold the great church that is here at Rome to be their only basis and foundation. Ibig sabihin,
yung mga particular churches na yon na siyang Christian churches, sila po, yung mga lokal na yan, meron po silang tinatawag na kung sa iglesia, yan ang central. O yan. So, sa central na yan, diyan mga galing yung mga mandato. Kaya lahat ng particular churches ay nasa ilalim ng iglesia na nasa Roma. O, parang ganito yon, Mr. James, ano? Para maintindihan mo. O, halimbawa, lahat ng lokal ng kapilya ng iglesia ni Cristo ni Manalo, nasa ilalim po yan ng iglesia na nasa diliman na kung saan nandoon ang executive minister. O, kagaya din yan ng sa MCGI, lahat ng lokal ng MCGI ay nasa ilalim ng iglesia na nasa Apalit, Pampanga na kung saan ginaganap ang malaking pagsamba ng MCGI. At lahat ng particular churches ng Iglesia Katolika ay nasa ilalim ng iglesia na nasa Roma. Pero tanong, bakit naging foundation ang iglesia na nasa Roma? E tandaan po natin, noong itinayaw ni Kristong iglesia, kay Pedro po ibinigay ang authority sa iglesia. At mababasa natin yan sa Mateo 16:19 at sa Lucas 22:32, mga kapatid. At si Pedro po, nakarating po siya ng Roma. Dala ang pangaral ng iglesia ni tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At mababasa natin yan sa 1 Pedro 3:15. At dahil si Pedro nga ang namuno sa buong iglesia, ibig sabihin yung kanyang magiging successor na ngayon ay nasa Roma, siya po ang magiging basehan, the basis and foundation of all the particular churches. Mga galing sa kanyang mandato sa iglesia, mga kapatid. At dahil napasailalim ng pamumuno ng kahalili ni Pedro ang iglesia, may pagkakaisa sa iglesia. At tandaan natin, ang iglesia at hindi ang Biblia, ang haligi at suhay ng katotohanan. Ayon po sa 1 Timoteo 3:15, mga kapatid. Ngayon, sa sinasabi niya na si Constantine daw talaga ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Ito, meron akong gustong sabihin sa inyo, mga kapatid, ano? Mukhang may contradiction siya sa isa pa niyang video, eh. Panorin ninyo yung kanyang contradiction. Panorin ninyo, mga kapatid. Na si Constantine nga ang tanging nagtatag ng Roman Catholic Church. Na si Constantine nga ang tanging nagtatag ng Roman Catholic Church. Na si Constantine nga ang tanging nagtatag ng Roman Catholic Church. A few moments later, ang simbang Roman Katoliko ay tinatag lamang sa pamamagitan ni Gregory the First. 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 Oh, eh paano na ngayon yan, Mr. James Mark Orenciada? Eh sabi mo sa isang video, si Constantine ang nagtatag ng Iglesia Katolika, tapos mamaya si Gregory the First naman. Eh ano ba talaga, kuya? Nako ha, kaya sa sinasabing ito ni Mr. James Mark Orenciada, busted yan, mali, palpak itong James na ito, ano? Naninira sa Iglesia Katolika, palpak talaga at walang napatunayan, mga kababayan. Tandaan natin, ayon po sa 12:22 ng kawikaan, nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan, mga kapatid. Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. E-check muna kung fact nga talaga hanggang sa susunod episode. Ako po si Kaburno at ito ang Factbusters. Naku, James Orenciada, palpak ka ding Baptist, ano? Baptist yan, naku ah.